So first po, meron po tayong evidence 1, yung tire po, kaya meron po tayong tire impression. So, pipicture lang po muna po natin siya ng close up. Tapos mid-range po. Next po yung evidence 2 po natin, yung footwear. Picture po natin ng close up. And then mid-range. Next po, meron po tayong tool marks. Yung ginamit po yung barrel, kaya meron po tayong bala. Picture po natin ng close up. And then mid-range. Next po yung evidence for blood stain. Makita po natin, yan po yung kung saan galing yung mga dugo. Meron po tayo sa salamin tsaka po sa floor. Ipicture lang po natin ng close up. And lastly po yung evidence 5 natin. May naiwan pong fingerprint yung bumarel. Nahawakan niya po yung kotse. Kaya picture lang po natin ng close up. And then mid-range.